Magandang araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel, Mariaris Garden. Ang isishare ko naman po sa inyo ngayon kung paano yung magbutas ng timba, yung pinaglalagyan ko at bakit ko ito ang ginagamit ko, gaya dito. Isishare ko sa inyo kung paano yung pinakamabilis na na paglalagay natin ng butas niya. Kasi alam nyo ito, napakatibay. Kahit ilang taon gamit nyo. Ang isa nito dito sa amin, 25 pesos. Dead ba? Mura. Pero malaki na siya, oh. Tama-tama sa mga bougainvillea. Ang gandahan nito, ay siyempre ang maraming mahihilig sa mga halaman o bougainvillea, yung mga medyo may edad na eh. Kaya yun natin senior, di ba? Ito, kahit na medyo malaki na yung halaman mo, kayang-kayang buhati ng senior kasi magaan yung pot. Di ba? Kaya mo ilipat, kaya mo mag-repot kasi magaan lang itong pot. Sa kapag nagbebenta kami, yung mga taga malayo, pag sobrang mabigat yung pot, konti lang ang nabibili nila. Pag ganito ang pot, isasalansan mo lang patong-patong na ganyan. Kasi yung mga nagtitinda ng bougainvillea ay magaling magsalansan kagaya ko eh. Marami silang nabibili. Di ba? Matibay. Kahit na ilang taon. Pero ipagbubutas, siyempre, kailangan din natin matutunan. Kaya dapat ipapakita ko sa inyo yung paano ginagawa ko dito. Napakabilis lang, napakadali. Matibay na yan. Kasi kung ito rin naman may mga pagbubutasan talaga eh. Talagang sinadya ito, pwedeng gawing patay na may pagbubutasan dyan. Ayun ah. Pero hindi natin dyan nilalagay kasi pagka pinatong natin sa mga patungan, nasasarhan. Kaya dito sa gilid ang pagbubutas. Ayun ah. Kahit itayo mo ito, dito pa rin tutuloy yung tubig. Sa side niya. Kanyari, nakaganyan. Andito sa side yung butas niya. Ayun ah. Makaganyan. Hindi siya doon sa ilalim. Kasi kumisan, nasasarhan dito sa butas niya pagka dito sa ilalim. Kaya dito nilalagay ko dito sa side. Pag ganito lang ang pagbubutas, share ko sa inyo yung pinakamadaling paraan. Napakabilis lang. Gaganyan nyo lang. Kaya lang, kailangan nyo nitong ganito, hacksaw blade, lagaring bakal yung ginagamit ko. Ipitin nyo lang ng paan nyo na ganyan. Oh. Diba? Hihiwain nyo lang dyan. Gaganyan nyo lang. Bilis. Hindi ka pa mapapagod kasi ayan, apat ang ibubutas natin. Patarabis siya lang para hindi naman yun, para mabutas mo. Pasikig na ganyan. Patarabis siya. Ang bilis. Kasi kung hindi nyo alam pagbubutas nito eh, magiging pang problema eh. Dati sinusundot ko ng bakal, di ba? Ito pa lang pinakamabilis. Gusto mo pa, malaki butas eh. Malaki. Nakita nyo, butas na. Ang bilis lang. O, ayan. Tanaw na tanaw niya butas niya. Check na, hindi na magsasara yan. Kasi nakaangat siya dito sa gilid. Ayan, oh. Dito naman, may konti, pero dito nakaangat siya. Ayan. Dito yung pagtuntungan eh, di ba? Ganyan na. Dito siya magbubutas. Hindi siya magsasara. Saka yung ugat niya, hindi masyadong problema. Hindi kakapit. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano yung pagre-repot dito. Kahit marunong na kayong mag-repot, ipapakita ko pa rin kung paano. Para malaman natin kung paano yung pagre-repot dito. Eto, magre-repot na tayo. Ito na, dala-dala ko na yung mga binutas natin. Ito siya. Medyo nabawasan yung mga nakalinya ko doon. Medyo mabili ngayon. Ito, may naripat na rin ako dito. Kunti pa lang. Medyo malalaki naman na ito. Sabi ko, pwede na iripat. Para mapuno uli doon. Magriripat tayo. Ganito lang, ito yung rice hull na may halong konting lupa. Yan yung halo niya. Ganyan lang gagawin natin. Hindi naman na
sobrang malalim, hindi naman sobrang mababa. Dali muna natin yung damo. Gaganyan lang natin ng konti. Oh. Dati itutuwad na ganyan. Para makuha natin na buong-buo na ganyan. Tingnan natin, sakto natin. Yung hindi naman malalim. Ayan, tamang-tama lang pagka ganyan. Oh. Kasi kung mababaw naman, mabubuwal. Kung malalim naman, nahihirapan siya, nasasaktan siya. Kaya ganyan lang. Di ba pagka ganito yung pot natin, sa akin lang yun, ah, magaan na gamitin. Ganyan lang natin ng konti. Di ba? Okay na. Pwede pa natin na buhatin dito. Yung mga hindi na makabuhat masyado. Saka magaan, no? Ah, di ba? Andali lang. Isa pa. Magripat pa tayo ng isa. Para matutunan nyo. Ganyan lang. Tantyahin lang natin. Damo pa. Ganyan lang natin. Kahit na ganitong ano, plastic. Ganyan lang din. Ganyan lang. Ang tama lang, medyo malalim. Ano lang naman, dadagdagan lang natin. Ayan, di ba? Punong-puno lang na ganyan kasi pag nagdilig tayo, sasakto na yan. Ayan na, hanggaan. Pwede natin buhatin dito. Na. Ganun lang, kandito na lang ang video ko ito. Sana matutunan niyo yung pagbubuta sa ganito. Napakabilis lang. Yung 100 na pieces eh, sandali lang. Ang ganda pa ng butas, oh. Magaan pa. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Na-share ko lang yan kasi yan na lagi kong ginagamit. Kung matutunan nyo, yung iba kasi may nag-comment din sa akin dati na paano daw yung ginagawa kong pagbubutas dito sa mga timba na ginagamit ko. Ganun lang ang pinakamabilis na pagbutas. Lalagarin nyo lang ng lagaring bakal dito. Napakabilis. Hindi ka papapawisan. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Bye bye.